kung ibang nagawa si NBA Commissioner, kundi isuspindi niya muna ang buong season para maiwasan ng lahat itong kumakalat na sakit at hindi na mahuwaan pa ang iba, lalo na ang mga panatiko. Pero tila huli na yata ang hakbang na ginawa nila para labanan ang pagkalat ng sakit na ito, dahil meron na naman nga pong nagpositibo sa mga manlalaro ng NBA. Ito pa nga ang malupit nito, mga kapatid, dahil itong manlalaro na ito ay konektado sa mga bigating superstars ng liga, katulad nga nila LeBron James at Anthony Davis ng Lakers at marami pang iba. Ito nga po ang mapait na sinapit ng NBA. Tila hindi nga po nila napapanatili ang kalusugan ng mga manlalaro. Tila nahuli nga po sila ng pagpapatupad ng suspension o hindi ganun kaingat ang mga manlalaro, kaya sila nagkaroon ng sakit na ito. Ayon pa po kay Shams Charania ng The Athletic, tuluyan na nga pong nagpositibo itong si Kevin Durant at tatlo pang kasamahan nito sa kupunan ng Brooklyn Nets. Sa ngayon nga po ay wala pa rin inilalabas na pahayag ang kupunan ng Brooklyn Nets kung sino pa yung tatlong nagpositibo sa kanilang kupunan. Patuloy pa rin nga pong inaalam ang mga posibleng nakasalamuhan nila at malamang na baka nahawa na rin ang mga ito at sa hindi inaasahang pagkakataon po, at malamang na alam na rin ito ng mga panatiko, dahil ang huli nga pong nakasalamuha o nakalaban ay ang kupunan nila LeBron na Los Angeles Lakers. Ito nga yung panahon na tinalo pa ng Brooklyn Nets ang Lakers. Isa nga lamang po ang ibig sabihin niyan, na baka nga po tuluyan na rin nahawa ang mga manlalaro ng Lakers at maging ang coach at staff ng kupunan. Hindi pa nga po naglalaro itong si Durant ng dahil sa kanyang injury, pero nandun nga po siya sa laban na yon at kinausap rin niya ang mga manlalaro at pati mga panatiko habang naglalaban ng mga kupunan at nung natapos din ng laro. Isa nga lamang po ang ibig sabihin nito, na hindi lamang po ang miyembro ng kupunan ng Lakers ang pwedeng apektado dito. Pwede rin nga po pati ang mga panatiko na nakasalamuha niya. At agad-agad din naman nga po, matapos ng magpositibo nitong si Durant, ay tinawagan nga ang lahat ng mga manlalaro ng kupunan, pati mga staff at coach, para sabihin ngang kailangan nila magpa-test bukas na bukas rin. Ang dahil nga sa nangyaring ito, kailangan nga daw limitahan na ang lahat ng kanilang galaw para hindi na sila makahawa pa, dahil malaki nga ang posibilidad na nahawa na rin sila. At eto pa nga ang pinakamatindi din dito, mga kapatid. Bukod pa nga po sa kupunan ng Lakers, kinangangambahan na baka nahawa rin at kailangan din nilang magpa-test itong sina Walker, Jaylen Brown, Jason Tatum, kasama ng buong team ng Celtics, pati ang kupunan ng Memphis Grizzlies at sina DeRozan at Aldridge, kasama rin ang kanilang buong team sa San Antonio Spurs. Wala rin nga pong ligtas sina Jimmy Butler at ng kupunan nitong Miami Heat, dahil lahat nga po sila ang huling nakalaban ng kupunan ni Durant na Brooklyn Nets. Nasa hindi nga po maganda ang sitwasyon talaga ng NBA, at tiyak sa mga susunod na araw baka meron na naman nga pong magpositibo pa. Sana'y wala na nga pong sumunod pa at matigil na nga ang problemang ito, hindi lamang sa NBA. Para sa inyong mga suggestion o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.